what's your role here in Tomodachi? I play Rosalinda, Filipina during the time, a young Filipina during the time of the Japanese invasion, who will fall in love with a Japanese soldier. Ano yung dahilan? Paano ka napapayag for doing this film? It was Direct Joel who asked me to do it. So that enough was a good reason for me to accept the project, because I know Direct Joel only does good movies. So yun, when he offered me, it's more of an honor for me that I was offered the role. So hindi ko masyadong kailangan pag-isipan. Plus the script was really well written. So yeah. How was it working with Direk Joel second again, time? Oh, yeah. Very happy. Syempre kasi kuha ko na yung ugali ni Direk Joel after 9 months of working for with him sa Felix Manalo. Now I guess it was easier for us to communicate and to work with each other. So this second time sa breeze, sobrang easy na. How about with your co-stars? Like feeling then it was also easy kasi I've worked with Pancho before in GMA. And see Jackie, it's my first time to work with him, but he's very professional and very, very kind person, very easy to work with. Jackie, like I said, he's very professional, very easy to work with, and I saw that he really made an effort to speak with me, to communicate with me, and yun, appreciate ko. So I also return the favor. Syempre siya yung bago sa atin dito, siya yung hindi taga dito. So I guess we all made an effort sa staff din, sa ibang artista, to make him feel comfortable and welcome. Yeah. For your role, paano naman yung naging katake mo dito? Honestly, ngayon ka lang mapapanood. So I don't know what it's gonna look like. Kasi while we were shooting this, I was taping for Provinciano MWF, tapos TTHS nandito ako sa Tomodachi. So baka may eye bags ako dito, sorry. I guess I don't know kasi what I do different with my characters. What I know is I study my characters. I try to think of what my character wants to say, what my character wants to do. Tapos I just follow my instinct. So I try not to think about it too much kasi baka magmukhang acting na acting, I guess. That's basically my rule for all my projects. I understand my character and then I see how it goes from there. I had to be more conscious now because it's a period film, so hindi masyado pwede umadlib. We really stuck to the script. But like I asked our AD and everybody else kung ano ba yung typical, I guess, slang nila nung panahon na yun. So para kung may adlib man, true to the character pa rin. Nag-research ka ba for your character? I did. I always start my research from the physical aspects of the character. So I looked for pegs ng ganong era, 40s, 50s, 60s. We looked for hairstyles, clothes, makeup looks. And then, usually kasi pag nasuot mo na yung costume, pag nakuha mo na yung look na kailangan mo, sumusunod din. Sumusunod pati galaw mo. Siyempre, pag mas mahaba yung palda mo, iba yung postura mo, iba ka gumalaw. So, yan, I guess I started first from the physical. And then I worked my way from there. Ano yung mga na-discover mo while doing this film? Like I tell everyone, this isn't kasi the typical Japanese invasion film na usually violent or sad or... I mean, I guess at a certain extent it's sad, but hindi kasi nag-focus dun sa... You know, pag kinakwentuhan tayo about the Japanese invasion, yung mga ang daming nasaktan, ang daming na-rape, eto, we will tell a story of a Japanese national who will fall in love with the Philippines, with the people. His best friend is Filipino, the love of his life is a Filipina. So, alam mo yun, hindi typical. So, ibang attack. As an actress, ano naman yung natutunan mo for this film? I guess working with Direk Joel, every experience, every taping day, you learn something new. With the little things lang eh, kahit yung mga be on set, even before they call you, I bring that even to my current shows. So, those things, be aware of your character. Plus it's an indie, so mas konti yung tao, so we had to really mind ourselves more, mas alagaan mo yung sarili mo. So yun, mas tinitingnan ko, tama ba yung continuity, mas naging aware ako sa ganun. Ano yung difference ng character mo dito dun sa Felix Manalo? Since yung character, oo, parehong period film kasi. My character here is younger. She's very sheltered, very loved by her family.
hindi siya ganun ka-exposed kasi si Kaata and Felix manalo. Early on, she married already Ka-Felix, so Ka-Felix became her world. So, she learned everything she had to learn from Ka-Felix. Ito, ano siya eh, may pamilya siyang gumagabi sa kanya, meron siyang father figure, may mother figure, meron siyang kuya na sobrang protective. So, mas young yung feel ni Rosalinda kasi kay Kaata. Si Kaata nag-mature kasi she had kids early. Ito, si Rosalinda medyo young. Going back naman tayo sa TV naman. How was it na nasa kapamilyahan ng syempre very happy. This is what I really wanted and more. May mga bonus pa na hindi ko in-expect na ganito pala yung mangyayari sa akin or ganito pala yung magiging pagtanggap sa akin. So, very kamusta happy. Si Iko, kay Niko, working with you? Okay, parang ano, para kaming barkada. Para kami best friends. Sobra naming kuha na yung ugali na isa't isa. Alam ko na pag inaantok pa siya or bad. Yung pati gano'n, yung mga moods, I guess, or inaantok pa to, hindi pa dapat kinakaw. Sabi mo mga gano'n, medyo kuha ko na yung ugali niya and kuha niya na rin yung ugali ko. Alam niya na yung mga gusto ko and ayaw kong jokes, I guess. Yun, and yun, pagdating namin sa set, it's easy na to work with each other kasi yun nga, we know each other na. Buti hindi kayo zililing. Hindi naman, very professional naman siya. Hindi nagbibigay na. Walang ganun feeling. Dahil alam na rin ko yung mga kahit naman yung hindi alam, siguro kasi hindi ako nagbibigay din ng ganun vibe. Pag trabaho, for me trabaho. Walang extra. Alam mo yun, parang hindi ko, kahit nung wala akong boyfriend, parang hindi ako ganun magtrabaho talaga. Anong feeling na napasama ka sa isang mataas na rating na show na ABS? Siyempre sobrang thankful kasi iba yung feeling na oo, tinrabaho mo, ginawa mo, puyat ka, halos maubusan ka na ng energy, ng luha, lahat. Halos pasapasa na ako pag umuwi. Tapos napanood. Yun yung, I guess yung magandang feeling. Kasi oo, ginawa mo lahat yun, pero hindi naman pinapanood. Para medyo, hindi ka masyadong ganado, para sayang. Ito, kaya ako ganado. Kasi nakikita ko, may pinupuntahan yung tinatrabaho ko, napapanood siya. Na-appreciate, ang daming feedback. So, yan, nakakapag. Pa-invite niyo yung mga readers ko for Tomodachi. Yes, first of all, thank you for interviewing me. And sana po lahat kayo panoorin yung Tomodachi. Pag lumabas na, hindi ko pa alam kailan lalabas. And thank you for supporting Felix Manalo. And please keep on watching Ang Probinsyano Mondays to Fridays after TV. TV Patrol. Thank you. Love the insights and sabi niya parang, like, I mean, ipag as an actor ka, kuha ka na talagang ibigay sa'yo. Kung talagang pag-aaralan mo. Kasi wala akong idea about Japanese time, Japanese era. So marami ka natutunan kay Director Bela. Opo, sobrang dami. Sabi mo, biggest break na to, di ba? For me, biggest break na to. Take mo na.